Kumusta mga subscribers? Dito na naman tayo sa ating isang video na tutorial para sa mga gumagamit na external antenna. Kahit na hindi gumagamit ng external antenna, basta gumagamit kayo nitong ating PLDT Home Wi-Fi router, pa-modify na. Meron tayong link sa description kung paano natin ilagay ito ng antenna port. Ito naman, meron na siyang antenna talaga. So kung inyong na-enable yung kanyang antenna nito, then gumagamit kayo ng antenna external. Itong mga nasa market ngayon ng mga antennas, guys. So kung pwedeng directional or mga omnidirectional antennas. At kahit na hindi mo gagamitan ng antenna to, malakas din naman siya. Depende naman sa location mo. At sa gusto rin, kung gusto rin yung malaman yung kalidad ng inyong internet at kung ano ang narapat na network para doon sa lugar mo. Ba, malakas ba yung PLDT doon, Smart or Globe? Kung hindi ka pa nakabili nito, alin yung bibilin mo? Ituturo ko sa inyo paano malaman kung ano ang nararapat para sa lugar mo. So stay tuned. Ayan guys, isang application lang ang gagamitin natin. Kukonekta muna ako sa data, guys. So there's a tool, no? An application actually na pwede natin gamitin para malaman natin yung kalidad ng ating internet or anong malakas na network dyan. Sinasabi ko itong Open Signal na app. Ito ang ginagamit ko pag nag-install ng PC Wi-Fi sa aking mga customers. Now, ngayon, makikita mo naman dito, 4G Globe. Ngayon, ititest natin yung kanyang speed test. Na ngayon, itest din natin yung kanyang video. Okay, mapapansin nyo guys, pino-pino. Wala siyang buffer, naka-HD yan ha, HD. So, hindi siya nag-lag. Ganito yung summary niya. Naka-HD resolution siya. Test duration is 17.1 seconds na. Ang loading niya is 1.7 seconds lang. Tapos walang buffer. Playback 89.7. So, good enough na yun guys ha. Pack natin. Ngayon, check mo naman natin guys yung kaniyang location. Yan. Yan ang location ko ngayon guys. Yan, mapapansin nyo dito. Mga all operators yan, click natin ha. Show or Globe and Smart yan. Check natin yung sa Globe kasi ano eh, Globe. Naka-Globe kasi itong data ko. So check natin yung Globe. Tapos itong 2G, tanggalin na natin kasi once may 4G, automatic na may 2G, 3G dyan. So hindi na natin kailangan yan. Yan ha. Speed. Dito sa lugar na to, ito yung average nya. 9.3 Mbps. Hindi yung kagaya nung kanina yung ating speed test dito kasi hindi siya average. Yun yung at the moment, yun yung speed, download speed niya nung tinest natin kanina. Pero ito yung average for the next 30 days dito sa lugar na to. Upload speed niya 2.5 Mbps, latency 65 milliseconds. By the way, the lower the latency, the better. Dito naman tayo sa network stats. Natin yan. Okay. Ito yung nakita natin kanina, 9.29. Ang download, upload niya is 2.52. Same goes with Smart, 8.11. Halos hindi sila nakakalayo. 3.32. Ito guys, ang network stats. This shows the average speed users experience in the area. Average yan. Not necessarily pareho siya ginawang speed test earlier. Scroll natin. Yung signal niya. Yung Smart, medyo 4 bars lang. And kita rin nyo rin naman dito. Okay. Smart is 2 bars, 3 bars. May information siya sinasabi dito guys ha. Okay. The network stats show how users in the area of
on the map experience their network on the average 60 day period. Close natin yan. Now next, itong ating location guys. Ito naman. Dito natin malalaman kung saan nyo dapat itutok yung inyong directional antennas. Okay. Click natin to, ha. Yan yung mga cell site ng globe. Kasi naka-globe nga tayo ito. Makikita natin dito kung saan kumukuha ng signal yung ating cellphone. Itong cellphone na to. Dito siya sa cell site na to. Okay, dyan siya kumukuha ng signal. Pwede rin siyang kukuha ng signal doon. Pero sa ngayon, dito siya nakumuha. Kung ano kasi yung pinakamalapit eh. Kung siya kukuha ng... Malapit lang ang cell site mo from your location. Para yon sa cellphone. Hindi mo na magkailangan ng antena ito. Yung cellphone. Ngayon, kukunect na tayo dito. I-assume natin na meron tayong antena dito. Kunekta pa palabas. Baka directional antena. Para malaman natin kung saan natin itututok yung directional antena. Ganitong gawin nyo guys. Exit nyo muna yan. Wala na yung data. So, kukunect tayo ngayon sa dito. Globe at home. Dito, nakakunect siya sa globe at home guys. Ha? Click natin. Okay. Ngayon, speed test naman natin ito. Okay ba? Malapas ba? Test natin yung video. Naka-HD na rin yan. Kung okay siya, okay, now ito yung summary niya. Loading niya is 2.2 seconds. Medyo mababa kesa nung nauna na data, pero okay lang yan. Wala siyang buffer, which is very important. Playback niya is 7.4, halos ano na yan. Yun yung summary niya. And dito naman sa exit natin yan guys. Dito naman sa ating location. Kunin natin, show all na natin. Tanggalin natin ang 2G. View natin yung network. Okay, view natin yung network guys. Halos ganun din. 9.29. 8.11 yung sa smart. Okay. And papansin nyo rin yung signal niya. Wala-wala. Ito magti 3 bars or 2 bars. Ito kanina mag 3 bars. Then 2 bars naman. Tapos mag go 1 bar. So yan yung latency niya. Pag bato mo ng data, pupunta ng cell site, pupunta ng server, at saka pabalik. Ganun kabilis yun. So ibig sabihin, kung mas mababa yung milliseconds niya, yung time niya, mabilis yun. Ating mga cell towers, I mean, click natin tong cell towers. Okay, itong globe guys, dito pa rin siya nakakonekta kasi malapit siya dito. So minsan pupunta siya dito, depende sa mga congestion yan sa ating mga cell site. Okay, so kung ikaw meron kang antenna directional, dito mo tutok. Huwag mo kung saan mo tinututok paligid nito kasi hindi mo nga alam kung saan yun. Ito, trial and error ka lang kung saan yung malakas. Mahirap yun kasi 360 yan, no? Matagal mong makita kung saan yung pinakamalakas. Pero kung alam mo na yung location ng cell site dito, puntirin mo dito, focus mo na siya dito. Ganun na yan. Diretso na siya sa iyong sa cell site. Harap mo na dyan. Or depende lang din guys kung nung tinest mo speed test, nung tinapat mo dito, eh malakas. O baka nga ito yung mas malakas. Kung itutok mo siya dito, mas malakas. So, dito mo na itutok. Kasi pwede kasing malapit nga to, kaya lang may mga obstruction. Eh, mahina yun.
Pero ito, malayo-layo ng konti. Pero clear naman yung line of sight. Mas okay yun. Okay? So, timplahin mo na lang guys ha. Pero pag yung antenna mo guys is omnidirectional, ibig sabihin, lahat ng direction po pwede siya. Wala ka nang alalahanin kung saan mo siya itututok. Lagay mo lang sa bubong mo yan. Bahala na siya ma-make up dyan ng signal kasi 360 yung kanyang focus dyan. Yan yung pinakaiba nila sa omnidirectional. Yan, dito naman tayo sa guys, kumonekta naman tayo dito. Okay, ngayon. Same process din. Na open natin ang open signal. Speed test natin. No, test natin yung video guys ha. You see? Medyo nagkabagalan talaga kasi hindi naman at par yung ating speed test kanina. Yan. Yan yung PLDT dito. Okay na. Buffering din siya. Anyway, mabagal kasi guys, so forward ko na lang. Ito yung kanyang summary, no? 10.3 seconds loading niya, mabagal. 20 seconds yung buffering, tapos yung playback niya 33.4% lang. Now, click natin dito. Dito na tayo sa ating location. Ayan natin. Show all, so click natin yung ating 2G. Ayan, nag-refresh. Click natin yung ating, so ito yun guys, ang kanyang network status. This shows the average speed users experience in this area. Now, yung experience natin kanina na mabagal, ano lang yun, at that moment, specifically ito, mabagal nung tinest natin. But it doesn't mean na mabagal siya all throughout. Pwedeng mamaya-maya o bukas okay na siya. Ngayon ang ibig sabihin nito, ito yung average niya for the next, for the last 60 days. Ito yung na-average ng ating smart PLDT. Kasi same lang naman yan sila. Ganito ang 8.11. Pwedeng naging 20 Mbps ito for 1 week. And then bumawi naman ng 2 Mbps o kaya averaging na lang ito. Ito na 8.11. Globe 9.29 naman. Punta naman tayo sa ating cell site kung saan yung mga cell sites niya. Click natin itong cell towers. Okay, puro na smart yan. Ngayon, kung naka-PLDT home ka naman, pwede mong gamitin na mapa to. Bawa, yan. Ito ba? Saan nakakonekta? Dito pala siya nakakonekta. Oh, sa cell site na to. Ngayon, yung directional antenna, punti rin muna doon kung magamit ka ng external antenna. Or kung hindi naman, dito mo tirahin. Dito mo iharap. Speed test ka lang. Palagi. Kasi baka ano to eh, baka may obstruction dito. Eh, dito ka. Or pwede mong pataasan yung iyong antenna, yung pagkakabit niya para mas lesser yung interference, yung line of sight is clear. Or pwede rin na yan, so mamili ka lang dyan guys, no? Sa mga kaya pala, no? Malayo yung mga cell site dito, ilang kilometro din yan. Base dito sa ating mga tests, malalayo yung mga antena ng smart, hindi kagaya nung sa globe. And kung halimbawa guys, wala ka antena, no? Ito walang antena, wala ka ng antena kasi magastos yan kasi pag maglagay ka ng antena. Pwede naman walang antena guys, bigay ko lang kayo ng tip para mo makakasagap ng
mas malakas ang signal to. Tumbaw bahay mo. Tumbahay mo. Ayan. Tapos ito yung front mo. Ngayon nandito yung nandito yung sala. Nandito yung cell site. Medyo mga ilang dyan yung cell site, guys. Ito, pwede mo naman ilagay ito dito sa labas. Labas ng bahay. O pwede rin. Kasi kung ilagay mo siya dito sa loob ng sala mo, ilagay mo siya sa loob ng sala mo, dito sa harapan. Ito kasing yero, ano to, pwedeng obstruction yan. Pwede mo ilagay dito yung router mo. Nandyan yung router mo. So, pag nandyan yung router mo, assuming lang na yung bahay mo is secured, hindi siya mananakaw at hindi rin mauulanan yan, ikaw nang bahala dyan. Basta, tingnan mo, mas madali siyang makasanggap ng signal from the cell site kaysa nandito siya. Kasi ulan dito siya sa sala, dadaan siya ng ano eh, may obstruction itong yero. So, discard na guys. Ngayon, kung nandito naman sa harapan, okay yan. Ilagay mo dito sa likuran mo yung router mo. Tatagos pa rin ang signal ng wifi papunta ng sala. Kasi yun yung ginagawa ko guys. Yung sa mga previous videos ko, nakita nyo naman nasa likuran ako. Tumatagos pa rin yung kanyang wifi signal guys. Okay, so di bali ng 1 bar o 2 bars ang yung wifi mo parating dito. Ang importante, itong router mo, signal niya papunta ng cell site. Yan yung pinaka-importante. So, hindi mo na kailangan ng antenna. Ito, hindi mo na kailangan. Or, pwede rin guys na yung ginagawa ng kaibigan ko. Nasa sasakyan. Nasa sasakyan niya nilagay guys nandun sa parking. Mas malakas siya dun sa parking. Ginamitan lang niya ng inimita niya ng power bank and of course itong ating 5 volts to 12 volts na power supply. Okay, yan buong gabi na yan doon, nandun guys. So mas malakas, so, gawin mo lang ganun. So sinasabi ko, not necessarily na yung router ay malapit sa mga gadget mo or sa mga cellphone, whatever. Ang importante guys, itong cell site, kitang-kita niya yung router. Okay? Bahala na din dito sa labas. Yan ang bahala niya sa labas. May kalakasan din kasi ito eh. Okay, yan yung mga tips na naranasan ko guys. Yan din yung ginagawa ko rin yan sa mga piece wifi na sinusupply ko. So I hope na medyo na liwanagan kayo guys, ma-improve yung inyong signal. I suggest, kung nandito ka sa lugar na to, use Globe. Smart, hindi siya advisable. Base sa ating mga not na find out dito sa application na to. Guys, thank you for watching. Kung meron kayong mga tanong, clarification, kindly write it down sa comment section. And pa-subscribe na rin for more information and more tutorials guys to improve our internet connection sa bahay. Keep safe everyone. See you soon.